Dito sa itas ng barko, meron kaming basketball court. Accessible at mahangin. Pero pag naging tatluhan ang laro, eh medyo masikip na. Kaya napaisip kami kung saan namin ito pwedeng ilipat. Ang pinakamagandang spot, sa itaas ng bodega. Lalagyan lang namin ito ng net sa gilid at kasyang-kasya ang 10 tao dito. Plano namin mag-set up ng liga dahil magtatagal kami ng isang buwan sa darating na puerto. Pero pagdating namin doon, sobrang delikado pala ng panahon. Pero hindi kami magpapaawat. 2 weeks earlier, nagpakondisyon ako dahil bukod sa panahon at basketball, darating tayo sa lugar kung saan kilalang kilala ang mga Marino. Brazil. Woo! Dalawa! Ari. Okay, bira. Ang ganda ng araw dito pagdating namin, pero hindi rin to nagtagal. As aulas foram canceladas em algumas cidades da região e há uma. Ito ang rainy season ng Brazil. Pag ganito ang panahon, nakatigil lahat ng operasyon sa puerto dahil hindi pwedeng mabasa ang mga kargada. Uma madrugada muito difícil. A gente vai a Porto Alegre falar com a Yasmin Luz. At pag tumitigil naman ang ulan, eh humahataw din sila sa pagdiskarga. Ilang metric lang sila yung natitira sa kargada namin, kaya check namin yung draft. Shipmate na dun sa port side ako naman dito sa starboard. Bababa ako dito sa ladder. Tatlong araw lang at smooth ang operation namin dito. Maayos din makasama ang mga tao at walang sakit sa ulo hanggang natapos. Pero hindi namin alam na ang ulan na yon ay senyales pala ng isang darating na bagyo. Masama yung panahon namin ngayon dito. Dinadaanan kaming low pressure area sa bandang east side ng Brazil papuntang Santos. Well, tignan natin. Tingin ko naman medyo mawawala na rin to sa susunod na araw. Kampante kami at akala namin dadaan lang to. Basta nakita ko ang panahon ng darating na linggo. So 2 days bago kami dumating ng Paranagua, medyo magulong yung barko namin. Ang upuan, pagsak, tsura ng mga papeles namin dito. Bukas na namin ito ayusin pag medyo maliwanag na yung panahon. Akala namin magiging ligtas kami pagdating namin, pero mas malala pala ang sitwasyon dito. So nandito na kami sa anchorage area ng Paranagua, pero masama yung panahon namin ngayon, kaya baka umalis kami dito in 2 days. Nakapagbagsak na kami actually ng angkla, pero merong masamang forecast dito sa area kung nasaan kami. So ito yung barko namin. Ito yung barko namin. Ito yung mga barko sa paligid namin. So mula dito, alis kami. Magdi-drifting kami sa medyo malayo-layo para maiwasan namin yung panahon. Tapos pag nawala na siya, tsaka kami babalik para maglaglag ulit ng angkla. So dito namin nare-receive yung mga forecast namin. At kahit nakapaghanda kayo, iba pa rin pag nasa harap nyo na ang bagyo. Hindi ako makatulog. Sobrang lakas ng gulong. Umpisa na yung masamang panahon dito sa labas. May tsura ng kabina ko. Gulo-gulo na naman. May tsura ng mga gamit sa labas. Gulo-gulo na yung bridge namin. Ano? Kamusta? Okay naman, no? Sa mga oras na to, gising na lahat, pati mga engineer. Dahil kailangan namin maging alerto sa pwedeng mangyari ngayong gabi. Hindi naman nag-iingay yung class. Kailangan naman. Kailangan. Kung matisan nyo pa yung break. Saan yung break, sir? May maikot pa kayo. Okay, sir. Kailangan namin yung break. Wala pa.
pag-iikot ang tagdag lang. Tapos pa-check din yung stopper ko. Okay pa ba yung stopper? Nandiyan ba rin yung pin? Alas 12 ng midnight ngayon, nandito kami sa bridge. Pinalitan ko lang si Third, bumaba na rin siya. Bumaba na rin si Kapitan gawa ng medyo tumigil yung pagdadrag ng barko namin. Yung original na position namin dito, tapos nagdrag na siya ng nagdrag hanggang dito. Kung kaya niya mag-hold, kaya na namin ng ganito. Pero pag naging malala yung dragging ng angkla namin, tsaka ako siya tatawagan. So dito na muna tayo hanggang alas 4, duty ko. Hindi lang barko namin ang kailangan naming bantayan, pati ang mga posibleng panganib sa paligid. Si Elena tsaka si Ekaterina nasa harap namin. May chance din na mag-drag yung angkla nila, so kailangan din namin silang obserbahan kung pagtutuloy-tuloy yung dragging nila at baka tumama sila sa amin. 4 oras lang ang duty ko, pero mukhang mas magiging mahaba ang gabing to. Sa awan ng Diyos, ligtas kaming umabot ng umaga. Wala rin kaming ibang napalitaan na pahamak noong gabing yon. Pero nandito pa rin ang mga bakas na iniwan ng bagyo. Mga bagay na kailangan panatilihing nakadapa at mga kailangan pa rin obserbahan. Pero ang pinakamaganda sa lahat ay yung mga plano na kailangan nating ituloy. Tinawagan ako para maglaro ng basketball. Laro tayo! Lalaro kami ng basketball yan. Alas 9 ng umaga. Ayan na! Sipunta kami! Go! Ala, di ba pa doon? Lucky, good morning. Oy, kitang-kita. Si engineer tsaka si Allen. Yan, tama na yan. Diba, magandang ka sa'yo. Tama na yan. Tama na yan. Bago player, si Orme. Dahil sa lamig ng hangin sa itaas, naisip namin na dito na lang i-set up sa baba. Ang tanong eh, tatayo na lang ba tayo? Wala na, sure na. Drive! Nice one! Ay! Sa karanasan ko, kahit santay dalhin ng hangin, hindi talaga nawawala sa atin to. Ang abilidad na mag-adapt sa sitwasyon at hilig sa basketball.